Kumusta mga kamata? Nandito na naman tayo para makisaw-saw sa trending ngayon na leader na si Kim Jong-un. Yan tayo eh, kailangan nating maging updated sa mga kaganapan sa buong mundo. Lalo na kung ito ay tungkol sa isang pinaka-controversial na leader ng mga bansa mula sa North Korea na si Kim Jong-un. Sinasabi kasi na ito raw ay pumanaw na sa mundo. Pero mga kamata, klaruhin ko lang. Ito ay mga rumored lamang at walang matibay na basihan talaga. Pero bakit nagkaroon ng ganitong espekulasyon ang mga tao? Ano naman ang masasabi ng asawa ni Kim Jong-un dito? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamata Story, kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Gaano man kalupit sa tingin ko ang isang leader kagaya ni Kim Jong-un ay hindi pa rin maganda na gawan mo ng istorya na nagkasakit, o kaya ang mas malala pa ay magpauna ka na agad ng mga balita na ito ay pumanaw na kahit wala pa itong kasiguruhan. Tao pa rin si Kim Jong-un at ayon nga sa kanyang matalik na kaibigan na si Dennis Rodman na isang sikat na NBA player, noon ay isang mabuting asawa at ama ng kanyang mga anak, ang leader ng North Korea. Ang gusto ko lang iparating ay pamilyadong tao si Kim Jong-un at hindi magandang balita ito para sa kanila kung sakali. Pero bakit ba may mga lumalabas na ganitong maganda este pangit na balita tungkol sa pagpanaw di umano ni Kim Jong-un? Ang istorya niyan ay ganito. Ang North Korean leader na si Kim Jong-un ay hindi maaninag sa mga mata ng publiko noon pang April 11, 2020. At kahit noong April 15, nakaarawan ng kanyang lolo, ay wala man lang ni anino ni Ki Ji-yu ang nagpakita. Walang magagawa ang mga media noon kundi mag-focus na lang sa paparating na 88th anniversary ng pagkapanganak ng Korean People's Revolutionary Army o KRPA na gaganapin naman sa April 25, 2020. Ito ang event na niminsan ay hindi pinalampas ni Kim Jong-un dahil lagi siyang dumadalo rito bilang pangunahing panauhin. Gayunpaman, nagulat ang lahat ng walang sumipot na Kim Jong-un sa isa sa importanteng event ng kanilang bansa, which is hindi ito pangkaraniwan na nangyayari. Nagtaka ang mga tao, lalo na ang mga taga-media, at bumuo ng haka-haka na maaring si Kim Jong-un ay nasa critical na kondisyon na ngayon. Bakit ganito agad ang naiisip ng mga tao? Gusto na ba talaga nilang mawala si Kim Jong-un? Hindi naman sa ganon. Kung titingnan kasi ang family health history ng pamilyang Kim, ay makakakita o makakabuo ka ng isang pattern na kahit sino ay sasakyan ito agad. Nagsimula ang istorya kay Kim Tu-song, ang founder o ang unang diktador ng North Korea. Simula noong 1948, sa edad na 82, ay biglang bumagsak ito sa isang lugar ng Pyongyang residence. Yun pala ay inatake ito sa puso at hindi na nga naagapan at pumanaw sa akto. Nasunod ng kanyang anak na si Kim Jong-to ang pamumuno bilang supreme leader ng bansa. Sa edad na 70 taong gulang ay nagtapos din ang buhay nito noong 2011 sa heart attack. Ang ama ni Kim Jong-un na si Kim Jong-il ay ganoon din ang sinapit. Ngayon naman ay kinukunikta ang mga insidente na ito sa kasalukuyang leader na si Kim Jong-un na maaring ito rin ang dinaranas sa ngayon. Si Kim Jong-un ay 36 na taong gulang pa lang, ngunit sa kabila ng bata nitong edad ay tinitingnan pa rin ng karamihan na ito ay may malaki ang tsansa na magkakasakit sa puso. Yun ay dahil sa kanyang pisikal na pangangatawan at paraan ng pamumuhay. Ang North Korean leader na ito ay pinaniniwala ang tumitimbang sa ngayon ng 300 pounds habang tumatayo lang ito ng 5 feet at 6 inches. Maikukumpara mo na ito sa isang average na sumo wrestler. Bukod pa roon ay kilala rin na isang matinding smoker si Kim Jong-un. Kumbaga sindi upos ito. Nakakaubos lang naman ito ng 4 na kaha ng sigarilyo sa isang araw. Kaya nyo ba yon? At higit sa lahat, hindi man halata
ay masiba itong si Kim Jong-un, lalo na kung cheese ang pag-uusapan. Akalain niyong sa 6 na taon na lumipas ay $30 million ang budget nito sa cheese lamang yan, ha? Kaya masasabi natin na halos mantika na ang dumadaloy sa katawan ni Kim Jong-un kung sakali man. Yun ang tinatanaw ng mga analyst ngayon na posibilidad. Ano naman ang masasabi ng asawa ni Kim Jong-un dito na siya naman dapat talaga ang nakakaalam ng mga totoong nangyayari sa kanyang asawa? Marami sa atin ang walang masyadong ideya o nakakakilala ng labis sa misis ni Kim Jong-un dahil pinili nga nitong maging secretive o pribado ang buhay, pero may mga kaunti akong detalye na nakalap tungkol sa papel ng babae na ito kay Kim Jong-un. Ang pangalan niya ay si Ri Sol-joo, 30 taong gulang na ngayon at galing sa isang kilalang piling tao sa politika ang kanyang pamilya. Nagtapos si Ri Sol-joo sa Jeomseong-tu Middle School sa Pyongyang at nagpatuloy sa pag-aaral sa China at kumuha ng major na musika. May mga nagsasabi na related si Ri Sol-joo kay Ri Pyong-chol na isang Air Force General at malapit na tagapagpayo ni Ki Ji-yo. Ito marahil ang nagpapakilala sa dalaga kay Ki Ji-yo noong hindi pa ito ang leader ng North Korea. Bago pa man nasawi ang ama ni Ki Ji-yo sa stroke noong 2008, ay madalian itong inayos ang kasal ng anak kay Ri Sol-joo. Kaya maari nating sabihin na arranged married lang ang nangyari sa kanila noong 2009. Isang dating singer at entertainer daw itong si Ri Sol-joo. K-pop member kumbaga. Kaya lamang ay sinubukang takpan ng mga opisyalis ng North Korea ang nakaraan na ito ni Ri Sol-joo sa pamamagitan ng pagkukumpiska sa kilalang mga CD ng kanyang performance. Nagkaroon man ng mga anak si Ki Ji-yo at Ri Sol-joo, ay bihira lang na nakikita sa publiko ang pamilya na magkakasama. Ito ay dahil gusto nga nilang maging pribado ang pamilya mula sa ibang mga tao at hindi na madamay pa sa mga kontrobersiya. Ngunit nitong bago lang ay kumalat nga itong balita na pumanaw na raw si Kim Jong-un. Ay ano naman ang masasabi ng pamilya niya rito, lalo na ang kanyang asawa na si Ri Sol-joo? Ayon dito, nasa mabuting kalagayan naman ang kanyang asawa raw at kasalukuyang nagpapahinga. Kaya lamang ay hindi pa rin ito naging sapat, diskumpiyado pa rin ang karamihan. Nakapagtataka naman kasi kung totoo man na walang nangyaring masama kay Ki Ji-yo o Kim Jong-un, ay bakit halos 2 linggo na itong hindi nagpapakita sa publiko? At parang tinatakpan pa ang totoo nitong kalagayan na maisa publiko. Sa ngayon na natiling mga haka-haka at espekulasyon na lamang ang ating nakikita at naririnig na mga balita tungkol sa tunay na kalagayan ni Kim Jong-un. Ikaw ba, kamata? Ano ang pananaw mo rito? Ipaalam ang iyong ideya sa pamamagitan ng pag-iwan ng mensahe sa ating comment section. Dito magtatapos ang isa na namang kamata story natin tungkol kay Kim Jong-un. At huwag kalimutan na mag-iwan ng like kung nagustuhan nyo ang video at subscribe na rin kung bago ka pa lang sa channel na ito. This is Leon Mata, hanggang dito na lang. Salamat!